Kid ang ipinamalas ng Philippine Accessible Disability Services Incorporated. Adaptive Dragon Boat Racing Team. Dahil nakamta nila ang ilang gintong medalya sa International Dragon Boat Federation 13th Club Crew Championship sa Amerika. Panoorin po natin ito. Nag-uwi na hindi lamang isa, kung hindi apat na gintong medalya ang Philippine Accessible Disability Services Inc. Dragon Boat Team ng Cebu sa International Dragon Boat Federation o IDBF sa 13th Club Crew Championships sa Florida, USA. Pero ang kanilang tagumpay ay hindi overnight. Sa Facebook ng team leader at founder ng PADS na si JP Maunes mismo, ibinahagi niya na 5 taon na ang nakararaan nang simulan ng kanilang sports science team ang kanilang masinsinang training. Ang tagumpay ng PADS ay isang paalala na ang kapansanan ay hindi hadlang basta't higpitan lamang ang kapit at huwag tumigil sa pagsagwan patungo sa mga pangarap. Kaya naman, upang ating mapakinggan kung paano na ito nakamit, ating makakasama ngayon si Arnold Balays, ang team captain ng PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team. Magandang umaga po! Hello, Rise and Shine Philippines. Magandang umaga po sa inyo. Balais po, Arnold Balais. Okay, Balais. Okay. Kailan pa po ba nagsimula ang PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team? At ano po ba ang layunin ng inyong grupo? At sino-sino po ba ang pwedeng sumali rito? Nagsimula po ito, ma'am, 2016, no, as a recreation and rehab program lang para sa mga persons with disability. Tapos po, hanggang sa na-develop siya, nakita namin ni Sir JP na may potential po, no, kahit may mga kapansanan yung mga sumasagwan, may potential po na sumali sa competition. Dati po, sumasali kami sa kalaban namin, mga walang kapansanan. So, siyempre, mahirap po, pero natuto kaming mag-adjust and then nakita namin na kailangan lang namin dagdagan talaga at magdoblihan yung training namin para makasabay kami sa mga walang kapansanan na dragon boat team. Kapitan Arnold. Kaya unang-una po, siyempre, gusto naming makapagbigay ng inspirasyon sa mga napakaraming kababayan natin na may mga kapansanan na natatakot lumabas, nahihiya kasi siyempre yung stigma, no, pag may kapansanan ka sa bansa natin, ang kadalasan sinasabi, wala na yung magagawa o wala na siyang pag-asa, pabigat siya sa pamilya. Yun po yung gusto naming baguhin, no, na hindi porket may kapansanan ka, wala ka nang magagawa. Marami ka pang magagawa, kailangan mo lang talagang magsikap, magsisimula yun sa sarili mo, na kailangan maniwala ka muna sa sarili mo, tapos magsakripisyo siyempre. Alright, Kapitan Arnold, congratulations. Si Gab po ito talagang punong-puno ng inspirasyon ng inyong pagkapanalo, no? Pero Cap Arnold, ano ba yung mga naging paghahanda nyo para sa IDBF 13th Club Crew World Championships? Ilang buwan nyo bang pinagpaguran to? Ano ba yung mga training na ginagawa nyo? Ayun po, maraming salamat, Sir Gab. Siyempre, no, dumaan tayo sa pandemic, tapos may udet pa. Kaya hindi biro yung pinagdaanan ng team namin ng PADS. Pero despite of all the challenges, ito nga, nakapag-uwi kami ng apat na ginto. Talagang napaka-sweet ng victory kasi twice a day yung training namin for the past 2 months nung malapit na yung competition. At talagang worth it naman lahat ng sakripisyo ng teammates ko, lahat ng sakripisyo ng team, yung coaches namin, si Coach Aileen Padrones ng Philippine Air Force. Salamat din sa Philippine Dragon Boat Federation na talagang buo-buo yung tiwala sa amin, no, na from simula hanggang ngayon, nakasuporta sila sa amin. Kaya lahat po nung sakripisyo namin ng pagising na umaga ng 4 a.m., nagbunga lahat. Kaya talagang naniniwala kami na pag may tiyaga, palaging may nilaga. Ano, talagang yung nilaga ngayon, ginto pa yung binigay sa amin ng Panginoon. Okay, kamusta naman po naging experience niyong mag-compete at syempre makadalaw na rin sa Amerika? Ano po ba mga memorable experiences niyo dito? Napakalaking blessing po na makapunta sa Amerika. No? Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon. Napakahirap kumuha ng visa. Talagang fortunate lang. Talagang nag-align lahat ng stars. Pinagsama-sama at nakapunta kami doon.
At first, ang struggle namin siyempre yung pagkain, no? Filipino as we are, naghahanap tayo ng rice. Malaking pasalamat po kami sa Filipino community sa Sarasota, Florida na talagang nagsama-sama po sila, nag-organize sila. Sila po yung nagbibigay sa amin ng lunch at dinner. At dahil doon talagang ano po, nakita po namin yung bayanihan spirit ng mga Pilipino, no, na talagang hindi po kami pinabayaan, kaya taus-puso po kami nagpapasalamat sa kanila. At kasama po sila sa tagumpay namin, yung lahat ng whatever na napanalunan namin, part po doon yung Filipino community sa Sarasota, Florida. Oo, oh, yan niya, oh. Arnold, pinapakita sa screen yung pagkapanalo niya. Talagang lamang galing, sila, oh, galing, sa pagsagwan. Galing. Pero meron ba kayong mga plano pa para sa darating na mga paligsahan sa mga susunod na taon? May ninanais pa ba kayong mauwi na kampiyonato sa iba-iba pang mga competitions, Kap Arnold? Opo. Yes sir, marami pa po kaming pinaghahandaan ng mga competition. Actually next year may Japan po na championship ulit, World Championship. Malaking competition din po 'yon. And then 2 years from now, 2024 yung sa Italy naman po na eto po yung parang every 2 years po kasi itong Club World Championship. So kailangan po namin i-defend yung crown namin as a world champion. Salamat din po no sa support ng government, si the former president Tatay Digong, Tatay Duterte na ever since po na umupo siya talagang nandiyan sa amin, sumusuport sa amin. And of course, the present administration, si President Marcos, I'm sure nabalitaan na rin po ni President Marcos. And we hope na makita namin siya in person, makapag-courtesy call kami sa Malacanang kasi napakalaki po itong tagumpay para sa ating lahat at isang inspirasyon no, sa mga pinagdadaanan natin na ng mga challenges, pandemic or whatever na problem. Kailangan may mga ano tayo, may mga inspirasyon na maibigay, and I hope yung 4 gold medal is enough na inspirasyon na magbigay ulit ng buhay sa mga kababayan natin na hindi pa tapos no, kahit ano man yung dumating na challenges sa buhay natin. Palaging may rainbow after ng mga ulan na darating sa ating bansa or sa ating buhay. Kailangan lang huwag tumigil, kumapit no sa pananampalatayan sa Panginoon at yung tiwala sa sarili. At of course, yung lakas ng loob palagi na kahit Pilipino tayo, hindi tayo magpapatalo kahit iba yung kalaban nating bansa. Basta preparado tayo at laging handa na sumabak sa anumang competition. Right, well said. Cap Arnold, maraming salamat sa pagsama sa amin at sa pagtaas ng bandera ng ating bansa. At congratulations sa buong PADS Dragon Boat Racing Team. Captain Arnold Balais, maraming salamat, sir. Maraming salamat po at muli ang aming mensahe, yung sama-sama naming kapansanan, yun po nagiging lakas namin na lumaban. At muli po sa lahat ng mga kababayan natin na may kapansanan, huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa, maging inspirasyon sana yung mga ginagawa namin na pagbigay ng inspirasyon sa ating bansa. At yun po, maraming salamat muli sa inyo sa time na binigay niyo sa amin. God bless po. Rise and shine, Philippines! Mabuhay po tayong lahat. Thank you, sir.